Delikado ang virus na yun, sir. Walang virus. Ang taong may virus, ang tawag doon, leader. Ano ka ba? Pang-uusig. Hindi naman. Pang-utsa. Ano nga bang nangyari? Ba't biglang nawala si Tricia? Eh, na ano, may bisyo. Ayun, isang customer doon. Parang nitignan ako, pulis ata. Ronaldo Celso, ikaw yan, di ba? Oo, bakit po? So, bigla ko ano? Bigla akong pinusasan sa likod. Okay. Sumama ka sa amin para hindi ka masaktan. Ang pandemic, naloka ako. Kasi nga may, this is not a test. May lahat daw ng tao dapat nasa loob na ng bahay. Eh ako, sabi ko, saan pupunta? Wala akong bahay. Kasi so, galing akong Green Hills to na mga malimos, punta ako sa, ano, sa flyover ng Ortigas. Tapos ito na bumulong sa akin. Tumalun ka, tumalun ka, tumalun ka. So ako naman, tumalun akong ganyan. Tapos may isa pang magsasabi sa'yo na, ah, karma mo yan. Sigat siya. Naalala mo nung nasa TV5 ka? Di ba? Ang taas mo nun? Ngayon, nanglilimos ka sa'kin? Karma mo yan. Para kung may sakit, mama, ay papa o, iniiwasan ako ng mga tao. Pag nandyan na ako, tinatago nila yung bag nila. Yung tingin nila sa akin, dahil nangihingi ako, dahil addict ako. Hindi lahat ng addict magnanakaw. I'm sure kilala niyo po ito at ito ay matagal na nawala. At bakit nga ba siya nawala? Eh kasagsagan ng kanyang career bilang isang stand-up comedian. At bigla siyang naglahong parang pula. Bakit nga ba? Aalamin natin yan mula mismo sa kanya, Miss Pretty Tricia. Hi, Pretty! Ah! Hi, Tricia muna! Ako, Tricia muna! Wala pa bang Pretty? Hindi pa ba? Hindi, dati kasi na namumukhaan ko, natatandaan ko na napaka-pretty ni Pretty Tricia. Siya yung parang clone ni Mariel Rodriguez. Yes! Ah! Yes, thank you for having me here, Oggie. Thank you so much. Yun, diba? Natandaan salamat, niyo na. Thank you talaga. Maraming salamat. Ayan, alam mo nung nabalitaan ko na ikaw ay nakalabas na mula sa iyong pagkakarehab, eh natuwa ako. Siguro ito na yung ano, pagbabalik muli ni Pretty Tricia. Ano nga bang nangyari? Ba't biglang nawala si Tricia? Eh, syempre, hindi naman lingit sa kaalaman ng lahat. Ano, Papa O? Eh, na, ano, may bisyo. Bisyo? Ako, drogas. Tapos after yung droga, naging mas malala pa. Sugal. Tapos may depression, anxiety problems. Tapos kasi nga parang, hindi pa ako kontento sa sarili ko, sa ginagawa ko. Sabi ko, parang hindi ako masaya. Nagpapasaya ako ng tao, pero bakit ako hindi masaya? So, subconsciously, nag-resort ako sa drugs. Pero hindi ka naman basta-basta nakapunta agad dun sa droga. So, paano ka kinawa yan ng droga, ng bisyo? Eh, nung time na ikaw ay namamayagpag, wala namang mga ganyan. Paano ka nahatak siya? Yun nga, yung saying namin ni Mariel Rodriguez, ni Ma, an idle mind is the playground of the devil. Siguro, idle ako noon. Idle ako noon, tapos, nagtalas ako dati, natikman ko. Tapos, sabi ko, ay, ang gulo-gulo ng kwarto ko. Parang gulo-gulo ng bahay, gusto kong linisin. Kasi pag taas ng set, gusto ko na matulog kaagad. Tapos, ang ginagawa ko, hindi ka pwede matulog nang may make-up. So, ang gagawin ko, pampa-energy. Kekeme muna ako. Anong kekeme? Do-droga. Tapos antanggalin ko yung makeup ko, ayusin ko yung kwarto ko, ayusin ko yung gamit ko, ganyan-ganyan. Parang pagbigay ng energy. Okay, parang yun ang epekto na kapag ikaw yung nakadroga, naglilinis ka ng bahay. Yes, oo. Nakulang na lang, pinturahan ko yung bahay. Yun yung, ay pag tinatamad ako, ay mag-droga ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, teka sandali, eh, powerful yung droga kasi nga, yung energy level ng 3 a.m. eh, 3 a.m. kami mauuwi galing set, sumataas pa yung energy level namin, no? Kasi ang gising namin, alas 5. Kaya ang gagawin ko, magdodroga ako after set. Gising ako noon hanggang alas 9, alas 6. Antukin ako, antukin ako, 1 o'clock. Eh, may set, 5 p.m. para mag-ayos ka noon. Eh, low bat na. Ayun na. Doon na, dumadating yung mga, ano, mga struggles ko. Mag-absent ako. Malilate ako. Doon na masisira yung pangalan ko. Doon ako kinawayan ng droga na, Tricia, nandito ako, masarap ako. So, meron ka pang, kumbaga, ikaw lang mag-isa? Ako lang. O nandamay ka pa ng iba? Hindi, ako lang mag-isa. Kasi natatakot ako ng machismak eh. May isang basis nga na ano eh, may pinapabili na lang ako ng ano, ng friend. Okay. Pinabili ko ng 3 o'clock. Silip ako ng silip. Kasi ayoko magsama ng colleague o co-worker. Kasi nga, huy, si Tricia, nagchuchuchi yan, kumikeme yan. Kasi alam mo naman yung mga bakula. Kaya ako na lang mag-isa.
Alas 3 na pabili ako, alas 5 wala pa. Pumutok na yung araw, wala pa rin. Tapos anong oras na alauna na, hindi pa ako natutulog, wala pa rin yung 300 lang yun, 300 na pinabili kong droga, na estafa daw siya, ganyan-ganyan. So parang, bakit ganun, di ba? Parang 300 lang, na nakawan mo ako ng 300. Tapos ako antay ng antay para magkaroon ng energy, para, kasi addict na ako nun eh, di ba? Parang hinahanap-hanap ko na siya. Kasi sabi ko, bakit ganun? Bakit yung mga taong yun, naloloko ako hanggang sa natuto na akong bumili mag-isa? Personal ka na pumunta. Na delikado. Kasi nga, di ba? Pwede ako mga tsugi, pwede ako mga ano. Ganun, ang mga kaharap ko, yung mga nakakabukot ng mga ano. O, bakit? Ano nagawin mo dito? O, bakla, ganyan-ganyan. Sa mga matitilim na eskinita. Pero dahil nakadroga ako at gusto kong magdroga, ang lakas ng loob ko. Pero kung normal kang tao, hindi ka pupunta doon. Pero ano, sinuong ko. Kasi nga gusto kong magdroga eh. Kaya wala na akong pinapabiling runner. Ako na mismo. Tapos nakakapag-set ka pa din? Nakakapag-set pero minsan sinasabi ko late ako. Minsan sinasabi ko may sakit ako, hindi ko kaya. Pag low bat na ako, wala akong mabiling droga or wala na akong pera. Pag nagsiset ako, hindi ako nakakatawa. Hindi ako nakakatawa kasi pilit. Mag-punchline, banter. Yung ang ano ko, yung parang slow ng pick up. Pagkatapos parang feeling ko parang ayun sa customer to, parang titignan ako, pulis ata to. Ay, pagkaparanay ko. Ay naku, bawal mo itong biruin, baka mamaya. So, hindi na ako nagiging epektibong komedyante. Kasi nakadroga ako. Unlike yung iba, yun ang bibigay sa kanila ng kapal ng mukha, ng lakas ako, hindi baliktad. Kasi ang natural ko talaga, madaldal, bubbly, ganyan-ganyan. Pero pag nakadroga ako, parang subdued, parang condescending. Nandun yung ano, tamang hinala, hanggang sa lumala ng lumala. So, yung mga kasamahan mo, alam na nila na si Pretty nakapiramiso na naman. Oo, alam nila. Kasi, kaya tinanggal ka? Dahil sa absenteeism, sa tardiness, mga ganyan. Tsaka natanggal ako dahil, meron akong kinuhaan na down payment, pero hindi ako sumipot. Nung pagkakuha ng down payment, sinabi ko sa entertainment manager namin, ay, sakot ng ulo ko. Halag na ito. Pwede bang umuwi? Eh, may pera ako. Nakakuha akong down payment para sa show eh. Anong ginawa mo? Diretso. Nasa Kemehan, sa Chuchian. May chumuchi ako. Abang ng chuchi, pagtas ng chumuchi, eto na. Sugal na ang trip. Mamaya-maya, wala na yung down payment na. Eh, may partner ako. Sabi ko, ay nakuha ko na yung down payment. Tapos sige, bibigay ko na lang sa'yo mamaya. Ganyan. Eh natalo pati yung down payment niya. Ano, chismis sa buong ano. Sa buong mga comedy part. Ay si Trisha, may ganito mga ano. Kasi nga, hindi ko na alam yung ginagawa ko. Masyado nang palamak yung pagdudroga ko. May nagtulak sa'yo niya? Wala, kasi pag may nagtulak, nananahimik. Kasi pag sinabing persuade ka, nananahimik ka sa bahay, uy, chuchi tayo, kaya ganito tayo po. Dahil hindi eh, ako mismo. Kasi parang there's this emptiness sa akin na parang wala akong magka. Kasi hindi ako naka-chuchi, katangan lang ako ganyan. Iisipin ko na wala na pala akong kotse, wala na pala akong career. Pero kung naka-chuchi ako, busy yung mind ko. Guess mo, papao, na pag naka-chuchi. Ano epekto sa'yo? Yun, tamang linis, andayan ko iniisip, magpa-fashion design ako, drawing, mga ganyan, linis dito, linis doon. So, nung ikaw ay hindi na naging active, pero active ka sa online news, para ka nang homeless, naggagagala ka sakali, kung saan-saan ka nalang natutulong, hindi ka na pinauuwi sa inyo? Kasi ito sila ate, gusto ko matuto ng leksyon. Pagkatapos ng pangalawa kong rehab, sinarado na yung bahay na tinitiran ko. Nung sinarado na, kinuha nila ako ng kwarto for the meantime. Yung kwartong yun, room for rent? Yung kwartong yun, mapayaran nila 1 to 2 months. Tapos ako na, para maging independent daw ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang bayaran. Kaya, pinabayaan nila ako, ay, wala kang trabaho. Pinagbigyan ka namin ng 2 months para magtrabaho ka. Kaya, hanggang sa hindi na nila pinayaran yung ano. Kasi gusto nila ako matuto. So, binalis ako ng tenant o ng tenant. At doon mo pa rin ginagawa yung vision? Yes, correct. Unang kong tinulugan sa sa tapat ng BNP na banko sa amin, sa may G2. Doon ako natulog kasi may CCTV. Para pag natulog ako doon, alam ko kung may mangyari sa akin masama. Okay. May CCTV, ganyan. Doon unang kong natulugan. Tapos sa isang fast food, ganyan. Dami kong dalang damit, mga ganyan. Kung saan ako nagpunta, kung saan ako kumatok, syempre, kahit yung mga bahay ng ate ko, kinatok ko yan. Pero syempre, para matuto ko. Hindi ka pinagbubuksan. Inisip ko, bakit sila ganyan? Syempre, may self-pity ako. Wala yung self-esteem ko. Parang, nagalit ako, syempre. Diba? Pero,
after ng rehab, after ng ito anong rehab ko. Yung huling rehab mo. Dahil nakatatlo ka, di ba? Oo, na-realize ko na, ay, hindi pala ano, hindi pala ganun. Para sa akin pala yun, para matuto ko. Na ginawa nila yun, kahit masakit sa kanila, parang tough love. Ano yung mga journey mo sa pagiging NPA mo as in no permanent address? Mahirap. Hindi ko matanggap sa sarili ko na natutulog ako sa kalye. Ang dami kong racket sa iba't ibang mga lugar. Meron kaming mga perks na different hotel, sarap na pagkain. Tapos makikita mo yung sarili ko, makahiga sa tarmac. Away ka doon. Ito na ba ako ngayon? Aware ka doon? Aware ako. Pero kaya nga, ano, palugmok ng palugmok pa, parang palungkot ng palungkot dahil bumibili ako ng ano, papao, ng 10 pisong karton sa 7-Eleven. Para higan ko. O kaya, pag may tinapon na karton, yun ang lalagay ko pang karton para hihigan ko. Ang unan ko, yung mga gamit ko. Hanggang sa nananakawan ako ng gamit, hanggang sa natutulog na ako sa kung saan-saan, kung saan mo nakaabutan, hanggang sa nagkaroon ng ano, ng pandemic. Yung pandemic, naloka ako. Kasi nga may, this is not a test, keme-keme. Lahat daw ng tao dapat nasa loob na ng bahay. Eh ako, sabi ko, ay, saan pupunta? Wala akong bahay. Sabi ko, nandun lang sa vicinity. Ayun lang yung bahay ko. Pwede naman akong pumasok pero ayaw papasokin kasi tinuturoan ako ng leksyon. Na ganun. Tapos, ang dami kong pinuntahan kasi nung pandemic, natira ako sa ano sa harap ng Alphamart. Tapos, pinaalis ako doon ng ano, yung barangay chairman. Sabi, nakakagulo ka na dito. Nakakagulo na kasi nga sa tapat ng Alphamart, parang nagbahay-bahayan ako doon. Oo, mayroon akong side table. Yung mga side table na kinukuha ko lang sa basurahan. Nagalit yung barangay. Kasi nga, parang obstruction of whatever. Kasi may ano na ako doon, minisala, natutulog ako doon, ganun. Kaya pinaalis ako lahat ng gamit ko, kinuha ng barangay. Dinala sa basurahan. Mahalaga yun sa akin kasi iba, bigay ng kaibigan ko. Yung iba, napulot ko, ganyan-ganyan. Wala na ako sa katinuan. So, saan ka na napunta no, nung pinaalis ko? Lakad ako ng lakad. Iniwan ko yung mga ibang gamit ko. So, bahala na kayo dyan. Kunin nyo na yan lahat. Parang feeling ko, wala namang importante dyan sa mga yan. Kasi lahat yan, hindi ko naman madadala. Kaya ang sabi kong focus ko, manlimos, tapos magdroga. Tapos maglakad ulit, tapos magdroga. So, nanlimos ka? Nanlimos ako. Sa sasakyan. Nakakatawa kasi, ito na. Nasa Espanya ako. So, lakad-lakad lang ako. Ang nakapunta ako sa ano, trabaho, M. De La Fuente, Espanya. Kunti lang tao nun eh. Tapos, nakita ko yung stoplight na kagaya, stop. Tapos go. Walk. Ano, walk. Tapos stop. Parang gano'n. Yung pula, hindi ako nang bago tumabi. Nakastop ako gano'n. Tapos pinatitinginan ako ng tao. Tapos, nakalagay na doon, go, walk na. Walk naman ako. May nakangiti sa akin ganun. Kasi nakita ko naka-stop. Hiningan ko ng pera. Binigyan ako ng limas, binigyan ako ng 20. Tapos ito, so, ginawa ko yun. Pag naka-go yung mga ano, ako na sa island, naka-stop akong ganun. Tapos, pag go na yung mga ano, naka-stop ako. Pag naka-stop naman yung mga ano, kotse, malilimos naman ako, baka naman po. Hi po, I know it's really awkward, but I'm really hungry. I know it's unbecoming, sana, ano, pakainin niyo po ako, ganyan. Social pa rin. English-Englishan pa rin, kasi I'm really barren. My mouth is so parched, ganyan-ganyan. Tapos, tawa sa akin, ba't yung nag-i-English? Namamalimos pa rin, nag-i-English. Tapos, as in, nalimang go na, ako masasagasaan na ako. Sabi lang, kasi ano na, kasi stop na gano'n. Alam mo, kurung talagang, sabi ko, ano ba yung ginagawa? So, ginagawa ko pa rin comedy, yung sitwasyon ko, para lang makakuha ng ano, ng pera, para makapang-chuchi. Ang ending, nakita nga ako ng vlogger na yun. Yung naka-shades ako sa ano, tapos napaganon ako, payat-payat ko, ano-anong sinasabi ko. Yung sabi ng vlogger, kumain ka na ba? Hindi, ay hindi ko kumain. Galing ako sa Paris kanina, ganyan-ganyan. O ano, ipa-check up kita, kasi baka may COVID. Kaya hindi, wala akong gamot. Ay, wala akong sakit. Kayo ang dapat gamutin, mga inggitera, mga malalait, mga judge. Malay mo may mag-check sa'yo daw, doktor. Bakit ba? Hindi lang wala lang akong sakit. Hindi. Papano lang kita. Ipapacheck lang kita. General check-up. Yung malay mo, di ba? Yung virus ngayon. Wala akong virus. Delikado ang virus ngayon, sir. Wala akong virus. Ang taong may virus, ang tawag doon, yung leader. Ano ka ba? Pangungusig. Hindi naman. Pangungutsa. Panlilin lang. Nanon mo siya? Oo. Na naka-on yung camera? Oo. Kasi nga kung ano-anong iniisip ko sa tao noon. Sabi ko, tasi, pero yung vlogger na yun ang nakatulong sa akin. Kasi nung na-out yun, nag-worry yung mga kamag-anak ko. Pinatawag yung
ay ano ba, pinatawag yung ate kong isa. Ano nangyari dito? Tawagan mo yung mga ano, si Ate Toots na nasa States. So, ano, sponsor yung kanya eh. So, nagpapasalamat kay Ate Toots at kay Ate Inga, yung doktora at yung dentista kong ate. I-sponsor na yung ano ko, yung aking pagre-rehab. Kasi nalokas sila na... This is the third. Third. Anong nangyari? Bakit hindi ka naging successful yung rehabilitation mo sa first and sa second? Yung una, sa 6 months eh, 6 months lang. So, parang yung stimulation stage ko, kasi case-to-case basis eh, yung stimulation stage ko, hindi ko na na-reach yung realization. Kasi parang naglalaro-laro lang eh. Ah, okay, 6 months, okay. Paglabas ko, di, ano, tas... Tira ulit. Tira ulit, kasi madali lang naman nangyari eh, di ba? Pagkatapos mo ng 6 months, okay na yun eh, di ba? Second, home care. Kung puro matatanda yung kasama ko, yung mga kurung-kurung, mga ganun, home care siya. Tapos mga 3 months lang ako, 4 months. Tapos itong pangatlo, tama yung ginawa nila ate na 2 years and 3 months. Kasi hindi sapat yung 6 months, hindi sapat yung 1 year, parang ganun. Kasi parang depende yung sa tao eh. Kung hindi mo pa na-realize at di mo tanggap na ikaw ay ganito, na dapat in-denial ka pa rin. Oo, kasi ang haba ng ano eh, ng proseso. Proseso. Kasi sabi nila, an addict is always an addict. Na hindi nila alam. Ang ibig sabihin nun, yung treatment namin, ang recovery namin, pang matagal, habang buhay ka, nandun yun. Depende lang yan sa paano mo mag-cope sa triggers, sa cravings. At yun ang napag-aralan ko sa pinaka-last na rehab ko. Okay, so bago ka pumunta dun sa third rehab, paano nangyari? Ikaw ba ay kusa ng sumama o kusa ng nagpadala doon? Hindi. Kasi ano eh, in denial pa ako eh. Ang ending, di, nung lumabas na yung mga bus, na pwede nang piyumahe, yung ate ko sa San Jose del Monte, Bulacan, sabi, oh, magkita tayo. Di ako naman, okay, sige ate, kain tayong Jollibee ha, ganyan-ganyan, sige eh. Ang ending sa park, nasa park kami ganun. Sabi ng ate ko, sandali lang ha. Mamaya-maya. Ay! May bumulong sa akin. Sabi, ay, ano to, ano ang Ronaldo Cerso, ikaw yan, di ba? O bakit po? So, bigla akong ano, bigla akong pinusasan sa likod. Okay. So, mama kasami para hindi ka masaktan. Yung pala yun yung mga tao sa rehab na. Hindi ka na nagpumiglas. Hindi na, kasi alam ko na eh, na sila yun eh. Na, tsaka, para mo alam na sila yun? Yung sa first rehab ko, sila yun eh. Ah, sila rin ang dumampot sa dumampot ito. Lang. Oh. Yun. Ah, okay. So, ito na yun. Like, yung journey mo sa iyong bisyo, inabot ng ilang taon bago ka maipasok sa last rehab? 10 years? Halos 10 years akong nasa bisyo. Yung journey ko na nung meron pandemic, kung saan-saan ako natutulog, magigising ako, meron akong bigas dito, tsaka delata. May nag-iwan. Yes, ganun. Ganun ang mga eksena. Eh hanggang sa wala na talagang ano, wala nang tao, parang ghost town. Nagkaroon ako ng auditory hallucination. Auditory hallucination na may bulong ang tawag. Ganun. May bubulong sa inyo. Ano may bubulong? Sabi nung pagtawid ko sa galing akong Green Hills to na mga malimos, punta ako sa ano sa flyover ng Ortigas. Tapos ito na bumulong sa akin, tumalun ka. Flyover ng Ortigas, saka ganun ako. Tumalun ka. So ako naman, tumalun akong ganun. Pero hindi ako tumalun over the bridge. Kasi meron pa akong wisho. Kaya sabi ko, kung sino mo impacta ka, hindi ako tatalon. Kasi alam ko ang ginagawa ko. After that, kinakausap ko na yung sarili ko, pero ang sumasagot ako rin. Sabi ko, hindi ko kaya to. Kailangan kong alisin itong bumubulong sa akin. Hanggang sa, ang gamot lang pala doon, tulog tsaka kain. Natulog ako. Totoong kain. Kain, kasi bawat checkpoint, baka may pagkain po kayo dyan. Yung mga polis-polis na checkpoint. Nilalapitan mo rin sa'yo. Oo. Hindi nga ako pinapansin eh. Na parang, sa kagaling? Eh kasi nga, itsura ko, di ba? Ang ginagawa, binibigyan na lang ako ng ano. Kasi dapat, di ba, tatanong, oh, ikaw ba may vaccine ka? Ikaw ba may barangay clearance ka? Something, may ID ka ba? May ganyan ka ba? Documents para mag-travel? Di ba, may ganun dati. Hindi ako tinatanong ng ganun kasi nga, dirty. Kasi dirty. Nga, taong grasa. Kaya, bibigyan na lang ng pagkain, tapos papaalisin na. Yun, ang ginagawa ko, iniipon ko yung mga yun. Iniipon mo yung mga? Yung mga pagkain na mga styro, okay. Mga bent, iniipon ko yung mga yun para kainin. O kaya ipamigay din sa parang taong grasang kaya ko. Hanggang sa kain, tulog, wake up, fresh. So, ang tao kaya na nakaklang-klang bang-bang dahil nga sa kulang sa pagkain, kulang sa tulog, tapos nagbibisyo pa. Yun ang nangyari sa akin. Siyempre, marami ka rin naman kasamahan na kaibigan na stand-up comedians. Ninilapitan ka ba sa kanila tapos natangiyan ka or pumunta ka ng punchline pero hindi ka pinapasok? Paano nangyari?
May isang close friend ako na ano, na hinihintay ko. Tapos, hinihintay ko. Tagal. 3 o'clock o yan. Sige pa. Tapos, yung kotse na nandun pa. Ang ending, may valet kung sa kotse na. Umikot sa likod. Doon dumaan sa fire exit. Para lang hindi ka makita. Oo, para hindi. Dahil nakarating sa kanya. Nandun ka sa labas. Pero ang sakit sa akin nun. Ba't ganun? Hindi naman. Ang kailangan ko lang naman, hindi pera. Ang kailangan ko, uy, Tricia, kamusta ka? Nakain nga tayo, bakla ka. Ang kailangan ko lang parang comfort. Ang kailangan ko lang ganun. Pero isa sa mga ano, na hindi ko makalimutan, ito na si ano, si Ethel. Ethel Buba. Si Ethel Buba. Bakit? Nakita ko nakaset, Ethel Buba, prime time. Hinihintay ko. Pagbabang ganyan, galit sa akin. Tisha, minula ako. Tisha, pakiwad ka nga dito. Kinulong ako sa, ano niya, sa kotse niya. Nung kinulong ako sa kotse niya, sinampal ako ng sinampal. Sinampal ako ni Ethel. So, ano niya, minura niya ako ng minula. Anong ginagawa? So, kaibigan kita, anong nangyayari sa'yo? Sabi ko sa lahat ng mga hiningan ko si Ethel, hindi niya ako, parang tinaboy. Bagkus kinuha niya ako, kinidnap niya ako. Parang kinuha niya ako sa laugh line. Pinarurot niya yung sasakyan. Diretso kami sa Novali, sa Laguna. Tara. Para maano ako, para magkaroon ako ng ano, ng pagkakataon. Na pagkakataon na isipin kung ano yung ginagawa ko. Para magkaroon ako ng ano, sabi ko. Nung sinasampal ako ni Ethel, ang sakit ha. Ang sakit, masakit yun. Sabi ko, tama na, masakit na. Mas masakit yung ginagawa mo sa akin, sabi ni Ethel. Kaibigan kita, tino mo yung ginagawa mo sa sarili mo. Di ba? Hindi ka na nahihiyan, nangihingi ka ng pera, tino mo itsura mo, ang payat-payat mo, mukha kang dugyot na dugyot, tapos nag-addict-addict ka daw, ganyan-ganyan. Masakit para sa akin, sabi ni Ethel. Nakasama ko si Ethel na matagal. Tapos sabi ko, Ethel, Salamat kasi ano, sa lahat ng mga bakay ko yun. Ikaw yung hindi natakot na kunin ako, gets mo? Ikaw yung lumapit sa akin, ikaw yung nag-reach out, kumbaga. Naliit ka ba sa sarili mo? Parang hindi na nila ako kilala. Ano feeling ko, ano eh, parang feeling ko wala akong halaga na. Hindi ako worthy na kausapin. Kasi parang ako may sakit, mama. Ay, papa, iniiwasan ako ng mga tao. Ang masakit doon yung sa isang comedy bar na nasa labas yung ano, dressing room, pag nandiyan na ako, tinatago nila yung bag nila. Pag nandiyan na ako, aalis sila, tapos yung bag nila, kinukuha nila, nilalagay nila sa loob. Sabi ko, hindi naman ako magdana. Nangihingi ako, nangihiram ako. Tinatago nila yung bag nila. Yung tingin nila sa akin, dahil nangihingi ako, dahil addict ako. Hindi lahat ng addict magnanakaw. Parang, ay, sandali lang ha, Tricia. Sasampa muna ako sa stage. Sandali lang ha. Ang sakit. Ang sakit ang, yung, hindi naman ako magnanakaw. Bakit nila sasabihin sa akin na, o bakit nila ibabakita sa akin, akin na yung ano, ay, yung bag ko nga. Tapos sasabihin, mama, nandiyan na si Tricia, ganyan. Hanggang sa isang beses, yung bouncer, talagang inano ko. Sabi ko nung ano, entertainment manager na, alis ka po dyan. Maayos naman ako. Ang sakit yung pagkamalang ka, pagbintangan ka magnanako. Eh, buta lang ako, hihingi ng ano, may something. Kung may pakain, kain ka, Tricia, ganyan. May iba na, Tricia, ganyan. Pero masakit. Tapos may isa pa magsasabi sa'yo na, karma mo yan. Sikat siya. Naalala mo nung nasa TV5 ka? Di ba? Ang taas mo nun? Ngayon, nanglilimos ka sa akin? Karma mo yan. Eh kahit naman kailan, hindi naman ako nagmataas. Sabi ko sa kanya, hindi ko natatandaan yung nagmataas ako na may show ako kasi wala siyang project that time eh. Sabi ko sa sarili ko, oo, komedyante ako, oo. May mga masama rin akong ugali. Pero wala pa ako na naisip na nagawa ko ganun ka sama para sabihin mo, karma mo yan na kaya ako nalilimos ngayon, kaya ako wala ngayon, kaya ako rock bottom ngayon, kaya ako nasa kali ngayon. So nung na-rehab ka, ano naman yung journey mo sa loob? Hindi ka ba yung tipong gusto mong tumakas kasi kailangan makatake ka ulit? Wala, walang gano'n. Tanggap ko kaagad. Kaya lang nung 14 days, first 14 days ng isolation. Kasi ang kasagsagan ng COVID noon eh. Kaya dapat i-isolate muna kami. Kasi baka mamaya asymptomatic kami, diba? So ang ginawa,
dyan muna sa isang kwarto. Pagkatapos noon, nag-isip ako noon eh, ano ba yung kulang? Ano ba yung nagawa ko? Tapos, tumambad sa mukha ko. Ang kulang, ang nagawa mo, eh, hindi mo minahan ang sarili mo. Kaya ka nandito. Kaya every time na mag-rosary kami, meron kaming narcotics anonymous, yung nasa, ibig sabihin? Nasa bilog kami. Tapos may tao sa gitna, mag-share. Every time na sinishare ko yung kwento ko, palagi kong sinasabi na ano, na dati, hindi ko na-realize na tama sila. Dati ang sinasabi ko, ang lupit ng mundo, pag wala kang pera, tae ka sa kanila, pag wala kang trabaho, wala kang kotse, hindi ka papansinin. Yung pala, kaya hindi ako pinapansin nun, kasi nga mali ako. Gusto nila ako maluto ng lectures. Gusto nila na ma-realize ko kung bibigyan nila ako ng pera, pwede kong bili ng droga yun. At kung hindi nila ako itolerate, eh ito yung isang paraan para makapagbago ako. Ano ba nakakaiyak ng parte ng buhay? Wala. Masaya na ako ngayon. At dahil sa ano, dahil sa tulong ninyo, yun yung nakakaiyak doon eh. Binigyan mo ako ng chance. Ha? Kapao kasi, sino ba naman ako? Hindi naman ako si... Hindi naman ako yung iba sa ano. Ang nakakaiyak doon, hindi yung mga yun eh. Tapos na yun eh. Yung ngayon na... Nabibigyan mo ako ng chance na ganito. Wala akong kimer kung wala akong... Yung mga nangyari dati, yung mga hindi ako nabigyan. Dinedma ako dati, wala akong pakailam doon eh. Ang pang... Ngayon na mas... Yung binigyan mo ko ng chance na magbago, na may tiwala ka pa rin sa akin. Yun yung masakit sa akin eh. Bakit yung iba dati hindi ako binigyan ng chance? Pero ikaw, binigyan mo ko ng chance na dito ako ngayon. Kay James na may utang na loob yung tao sa akin. Sabi niya, hindi siya natatanong mo dati kang lumuha kong PA. Ngayon, ito na ako. Sabi ko, James, I'm proud of you. Tapos, siya akala ko hindi niya kapapansin. Hindi niya akala ko hindi niya sasabihin sa'yo na ano, magkaroon ako ng gantong pagkakataon with you. Pero hindi. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa family ko, kila Ate Toots, kila Ate Ika, kila Emil, kila Ate Kinjeng. Tsaka sa iyo. Yung pare naman ang tingin ko sa iyo. Hindi. Alam mo, kausap kita, tapos nakakausap ka ng matino, sabi ko, hindi masyado ikaw naapektuhan ng naging bisyo mo. Siguro din, pinilit mo mo bago. Siguro din, gusto mo talagang magbago. Kaya yan. Thank you. Makakabalik ka. Thank you. Tsaka nasa ano ka pa? Nasa ano ka pa? Right senses. Yeah. May wish ka pa sa Thank you. Kasi di ba, pag galing na sa beach, may konti ng pitik. Isa rin sa mga ano, depressions ko, isa rin sa mga nalulungkot ako yung ang dami kong masayo. Eh, yung mga ate ko. Ang ate ko yung kuya ko, hindi naman bumabata eh. Gusto ko ba makita nila ako na ano, maayos. Bago silang mawala. Gusto ko ba naramdaman ng pamilya? Doon ko naramdaman na may pamilya. Kasi dati ang dumi nang iniisip ko sa kanila eh. Na siguro kaya nila ginagawa to kasi ganito. Kasi nga ganito, ganyan, ganyan. May dahilan pala kung bakit kanila dinededma, tinatapoy, hindi pinapansin. Oo. Tapos ngayon ikaw nakalabas, andyan sila ngayon, nakasupport. Lahat. Oo. Alam mo yung, mayroon akong magandang tirahan, yung tiwala, nandyan kayo nga, parang support na, ano. Ang laki na kasi ng parang pagkawala sa tiwala sa sarili ko na hindi na, matanda na ako, ganyan, laos ako, ganyan. Pero ano eh, ngayon second time around talagang I'll prove to everyone na ano, na ang daming gusto mabuhay, kailangan ko ipagdiwang ang I have to celebrate life, hope, and love always. Kasi yung ibang gusto mabuhay,
Pero ako, anong ginawa ko, di ba? Unti-unti kong kinikitil yung sarili ko, yung suicide. Pwedeng mangyari, yung suicide na sinasabi, parang yun ang ginagawa ko subconsciously. Kasi ang tapang ko, lakad ako dito, lakad ako doon. Pwede akong mategi, pwede akong mabundol, pwede akong, di ba, saksakin na lang. Minsan nga, ginigising ako ng ano, natutulog ako sa tapat ng ano, burulan sa kahabaan ng Araneta. Ginigising ako ng taong grasa. Mahal, huli ka na, uwi ka na, mahal. Gulat akong ganyan. Kasi taong grasa, tapos anong ginigising ako, ganyan-ganyan. Wait, sandali, hindi ko po kayo kilala. Tapos hanggang sinasaktan niya, nakalik na, uwi ka na. Tapos ang ending, kinuha lahat ng mga nalikom kong bigas, yung nalikom kong mga dilata, mga ano, mga tinapay, kinuha niya. Kaya parang any monument, I'm in the verge of risk, of danger, of hazard, diba? Kasi sa ano eh, sa street ako nagtatrap, ay natutulog eh, diba? Pero mabait pa rin si Lord. Ay, mabait. Sobra. Pero honestly, kunwari lang, meron na namang kaway ng bisyo. Paano mo siya ibitin? Pinag-aralan namin yan. Ang una daw, 5 minutes lang ang cravings. Ang mga triggers, yung sinasabing kaway. Pag nakakita ka ng foil, pag nakakita ka ng kaibigan na kasama mo sa droga, pag nakakita ka ng eksperyensya, na kunyari sa TV, nakakita ka ng shampoo, doon pa lang, pina-practice na kami to control. Like, you say the alphabet, A to Z. Mag-pace walking ka, maglakad ka. Tapos, of course, syempre, magdasal, una-una. Magbilang ka, 1 to 10, sulat mo, mag-journal ka. Yun yung mga coping mechanisms na ano. Kasi may tinatawag na cross-addiction. Kunyari, nagtitrigger ako sa shabu. Ay, hindi. Hindi ako magsashabu. Iinom na lang ako. So, cross-addiction. Pareho din yun ang addiction. So, hindi ka na nagshabu. Nagpunta ka naman sa ano? Alcohol. Oh, so, paano yun? So, ang gagawin mo, yung para mawala ng cross-addiction, kaya alcoholic ka, tapos ay, hindi na ako mag-alcoholyosin na lang. Pero addiction din yun. Gagawin mo, yung cravings mo, mag-relax ka, inhale, exhale, dapat proper breathing, mga ganyan. Tapos dun mo maano yung ano, sarili mo na, ay, nagpas na pala yung 5 minutes, na-conquer ko, napagtagumpayan ko yung craving. Yun ang natutunan. Parang kon, ginagawa mo ng kontes yung sarili mo. Parang kinokontrol mo. Kasi, nag-crave ako, parang, ay, pagkataas itong interview ko, meron akong may bibigay sa akin na for the love si ano, papa ko, ay, ting, magbibilang ako niyan. Kasi baka pag-umanak ka rin. Tapos pangalawa, sabi ko, ay, kailangan mong isipin kung ano ang kararatnan pag ginawa mo yun. Maaring mag-fall into the same mistakes like you did before. Di ba pwedeng mag-ano yan, relax. Babalik ka ulit. Relapse. Wala pang relapse. Ngayon, wala. Ang relapse mo mga after 6 months. Yun yung period of time magre-relapse. Kasi pag gumamit ka na isang beses, tapos may dahilan ka, relapse na yun. And tumatagal yun ng 6 months, yung ganun, denial. Actually, sa JRCC, sa rehab namin, 3 times kami nag-rosary. Every day? Yeah. 5:30, 12, tsaka 6 sa rehab. Nandala ko yung nag-rosary ako araw-araw kasama ng ate ko. Oh. Plus, novena. Pero meron ka bang mga tao na gusto mong humingi ka ng sorry? Sorry sa pamilya ko, sa family ko, sa pamilya ko. Sorry dahil ang dami ko inisip na masasama dati na hindi ako binigyan ng bahay, hindi ako binigyan ng ganito, pinalayas ako sa bahay kasi ganito, ganyan. Sorry talaga. Sa ate AE ko na palaging nakasuporta sa akin, si ate ka, lahat sila. Yung mga taong na-disappoint ko, na-frustrate sila sa akin. Nakala ko, magbabago ka na, first time, nag-rehab ka. Si Miss O, I have to say sorry to her kasi... Si Miss Orly. Kung Miss Orly, entertainment manager namin. Kasi nung first time, tinawagan niya ako, sige, mag-set ka na. Kasi pinagkatiwalaan ka agad niya ako. Pero, sinaya ko, in-ex ko siya. Parang, mas pinili ko yung drugs kaysa sa ano, nung first rehab ko. So, second and third, parang natabangan niya na sa akin, parang nawala na yung trust. Kaya sorry dahil na talagang yung trust na betray, parang ganun. Sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bakla na sorry kasi nga hindi ako naging pretty, Trisha, para sa inyo. So excited ka ba sa iyong comeback? Excited! Kasi may tinatawag na ano eh, Papa O, pink cloud. Ang pink cloud ay isang syndrome ng isang taong kalalabas lang ng rehab.
isa siyang feeling, isang emotion na you are euphoric, you're happy, you're ecstatic, dahil lalabas ka. So, marami kang ano, expectation. Magtatrabaho ako, pupunta ako si ganyan, mag-aasawa ako, magbi-business ako. Pero yung pink cloud na to, for a moment lang, kasi pag hindi nangyari or na-frustrate ka, babalik ka na naman sa depression. Pag isang depression, anxiety, babalik cycle drugs na naman. Diba, magsa-substance abuse ka na naman. Lahat ng mga lumabas ng galing rehab, lahat automatic may pink cloud. Excited ako. Ganyan. Kunyari, hindi natuloy yung mga plano ko na bumalik ulit sa showbiz, hindi ako tanggapin. Hindi ako ma-de-depress. Bagus, I'll try harder, diba, to brush up with my craft. Pakita sa tao na, kasi may stigma yan eh. Yung stigma na, ay, galing rehab yan. Magkakatiwalaan, may galing rehab yun. Yung stigma ng tao na, ay, bakit mo kailangan kumin yan? Yun. Takot mo ba yun? Hindi na ngayon. Well, confident na ako na I'll do my best. So, ibig sabihin, babalik ka na ng community bars. Yes. Kasi pag ikaw mismo, nag-alinlangan ka. Kasi parang, napag-aralan namin yan. Parang, kung ikaw mismo, hindi ka niniwala sa sarili mo, sino maniniwala sa sarili? Parang kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, huwag kang aasa ng tulong mula sa ibang tao. Ano naman yung gusto mong ipayo tungkol sa droga, sa bisyo? Alam mo, Papa, gusto ko lang sabihin sa kanila na huwag nyo nang itry na mag-drugs kasi talagang dadaling ka nun sa pinakamababang estado ng buhay. Humuha ka tayo. Parang talagang lahat lalayo sa'yo. Lahat ng mga pagkakataon na para sa'yo, mawawala. Lahat ng mga taong nagtitiwala sa'yo, tatalikod sa'yo. Lahat ng mga pangarap mo, mawawala. Dahil sa drugs, dahil sa sugal, dahil sa maling barkada, napariwara. Gusto nang subukan mo drugs. No, gusto ko maging inspirasyon sa kanila, lalo na yung mga bagong sibol na mga stand-up comedians na oo, masaya yung trabaho natin. Masaya maging bading. Pero hindi tayo perfect. Meron tayong mga ups and downs at meron tayong mga lungkot din sa buhay. Pero we must handle that na kailangan eh pag nandyan na yung lungkot, alam natin, hindi naman masamang malungkot, hindi naman masamang umiyak, hindi naman labag sa batas ang ano ng Diyos at sa tao ang maging malungkot kasi emotion yun. Ang payo ko lang sa kanila, kailangan nilang ano, iyakapin unang-unang kang ano. Kailangan lang piliin yung kaibigan mo, kailangan piliin yung environment mo, kailangan piliin siya in Jesus' name. Unahin mo na yung sarili mo. Kasi you cannot help others kung yung sarili mo mismo hindi mo matulungan.